Magandang araw mga ate at mga kuya. Ito na naman ang channel ni Kuya Nanding na nagbabahagi tungkol sa karanasan, mga kwento at pagninilay. Sana mga pagninilay nito ay makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang aking tatalakayin naman ngayon ay isang kwento na naman ng kwento ng discipleship in intimacy. Paano yung pagpapalagayan loob sa pag-iisang dibdib. Marami na sa atin ang mayroon ng mga pamilya at nakakaranas na ng mga magagandang relasyon. Ito ay pwede rin sa mga gustong mag-asawa at nais pumasok sa buhay pag-iisang dibdib. Mga tips lang na gusto kong ibahagi. Unang-una, napakahalaga ang pagpasok natin sa commitment na ito ay isang pangangatawan. It's a lifetime commitment. Hindi pwedeng isusubo mo at iluluwa mo lang. Sabi nga nung isang author, mahalaga ang commitment. Ang commitment, kapag sinabi natin, parang masyadong mababaw lang. Pero ang isang meaning nito sa commitment is whatever it takes. Ano man ang mangyari, naandyan ka. Naandyan kayo na mag-asawa. So, ikalawa, napakahalaga ng buhay ng komunikasyon. Ito ang susi ng pag-iisang dibdib. Kapag nawala ang kabukasan sa komunikasyon, nagkakaroon ng problema, no? Nagtatago yung isa, hindi naglalabas kung ano yung nararamdaman. Kaya nagkakaroon ng conflict. Dito rin sa loob ng komunikasyon, mahalaga yung dialogue. Tamang dialogue. Hindi lang dialogue. Kundi dialogue ng between the male and female, yung mag-asawa, sa tunay na nararamdaman. Ano yung plano? Ano yung nais sa buhay, ano yung gustong marating. At kapag nag-uusap, mahalaga yung magkasama. Napakahirap ng komunikasyon na magkalayo, no? Ewan ko kung nararanasan ninyo, yung iba ay na, yung asawa ay nasa ibang bansa, yung lalaki ay naandito sa Pilipinas, at napanood ko nga yung isang video na napaka nakakalungkot tingnan na ang mag-asawa ay hindi nakakaintindihan kasi magkalayo. So, siyempre, ang babae minsan ay may kanyang punto de vista, ang lalaki rin ay may kanyang gustong mangyari. So, ang pag-uusap, kapag hindi magkasama, mahirap itong ma-resolve. Maliban lang kung magiging tapat talaga sa pag-uusap. Kasunod nito, yung pagkilala. Ang pagkilala sa bawat isa ay dapat ay malalim. No? Hindi lang kilala natin sa pangalan, alam mo yung mga gawin nito, mga attitudes and values. Dapat malalim yung pagkilala natin sa isa't isa. At ito ay proseso. Hindi ito nangyayari sa isang buwan lang o isang taon. Life is always a process. No? At
mahalaga din yung magkakaroon ng bahagi na ng karanasan. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang iniisip mo? Ano ba ang nakakatulong at hindi nakakatulong sa ating relasyon? So parang mayroong mga evaluation din, no? Nag-uusap at nagkakaroon ng tapat na pag-uusap, hindi lamang kung ano ang pinag-uusapan, kundi pinag-uusapan ang mga gustong gawin. Even ito minsan ay malayong pinag-uusapan at hindi bukas, even yung sexual life. Sabi nga, ang sexual life ng mag-asawa ay normal at parte ito ng pag-iisang dibdib. Kapag ito ay hindi pinag-uusapan ng mag-asawa, so minsan dito nagkakaroon ng paghihiwalay dahil hindi nag-uusap. Mayroong gusto ang babae o may gusto ang lalaki na hindi napapag-usapan at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So napakahalaga nito dahil ito ay parte ng buhay pag-aasawa. Ang huli kong ibabahagi, dumadaan ang mag-aasawa sa pagsubok, no? Ang pagsubok talaga ay parte at parcel ng buhay ng mag-asawa. Pero tingnan natin ang pagsubok ay nagpapatibay ng relasyon ng mag-asawa. Kapag hindi dumaan sa pagsubok ang mag-asawa, ano man ito, sakit, mga prinsipyo na hindi pagkakaunawaan, kapag hindi ito napag-usapan at naayos, yun, hiwalay. At maraming nangyayari ngayon at nakakalungkot na naghihiwalay na hindi nag-uusap na maayos. So ang pangsubok talaga, kailangan ay handa tayo, no, na magpatawad at patawarin tungo sa isang pagbabago ng buhay. Hindi yung sasabihin mo ngayon na ayaw mo na ng ugaling ganyan, pero binabalik-balikan din. So itong mga helpful tips na ito para sa akin bilang may asawa ay napakahalaga upang mapalalim natin ang ating pakikipagpalagayan loob sa loob ng pag-iisang dibdib. Ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at sana'y nakatulong ang ating ibinahagi bilang pagpapalalim ng ating relasyon. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.